Tay, alam mo ba, ano naman ginawa ni Kuya? Bakit? Umuha na naman ng gulo. Nakipag-rambo na sa basketball court. Di na naiya. Lagi pinagmumulan ng gulo. Ano, Tay? Tay. Hindi ka na nagtanda! Ay! Tumayon eh! Si Tanggol! Ay! Ay! Masisan! Yan ang ambisyon mo! Maging gago! Ha? Ay, damay, damay! Marang ka dito! Ay! Ano matapang ka? Rigor! Ay! Tayo! Tama na! Baka sumuha mo! Tama na! Ano ba? Tarantadong to! Tama na! Tama na! Ito yung ano? Tanggol! Tama na! Ay! Tanggol. Rigor! Tama na! Ilabas siya na! Tara! Tara na! Ito na! Ilabas siya na! Ilabas siya na muna! Tara! Tara na! Ito na! Isa! Ibabahan na, Rigor! Tama na! Sige na! Ilabas siya na ang tatay mo! Sabihin mo nga yan! Tanggol! Ano ba nangyari? Kasing ginawa mo, Tanggol! Walang kasalanan si Tanggol! Wala siyang ginawa! Nasaan si Tanggol? Rigor, pwede siya tindahan na dihiluman! Rigor! Siguraduhin mo hindi magpapakita yung anak mo, Tess. Dahil kapag nagkasulbo kami yan, tutuloy ko yan! Tay. Madaling araw na. Hindi pa natutulog. Eh, iniisip ko kung paano ako makakabalik sa serbisyo. Tignan mo nga itong, ano, position paper. Ay, kung tanggapin mo kaya yung pabor nila yung nanay, tulungan mo si Tanggol. Tingin mo? Obo. Tapos tuluyan mo ng huli si Tanggol. Wala nang magagawin sila nanay pagka ginawa mo yun.
merito sa pangalan nyo. Bumangon na yung pangalan nyo, napakulong niya pa si Tanggol. Atay, mga tahimik niyan. Lagi lang kapahamakan ni Dada ni Tanggol dito sa bahay. Saka ko na po problemahin niya si Tanggol. Kapag nakabalik na ako sa serbisyo. Sa ngayon, gusto ko na siguraduhin na ligtas ang buong pamilya natin. Kapag nakabalik na ako sa presinto, madali ko na malalaman kung sinong sindikato yung sumugod sa atin dito. Anong plano niyo, Tay? Bukas na bukas, itaturn over ko yung droga kay Colonel Suarez. Yun ang gagamitin ko para makabalik agad ako sa serbisyo. Kaya ikaw, David, inaasahan kong tutulungan mo ako na bantayan ang buong pamilya natin. Lalong-lalo na kapag wala ako dito. Total, konting panahon na lang. Maging pulis ka na rin. Ayos ka lang ba? Tayo na yan. Ayos ka lang ba? Inalo ko lang po si Tanggol. Kinamusta ko lang. Ba't kailangan ko pa kumustahin yung demonyo niyan? Sinisigurado ko lang po kung pinag-iisipan po niya lahat ng ginawa niyang kademonyohan. Parang wala tayo eh. Napag-asa. Alam mo, David, mga ganyang klaseng tao, dapat makulong para madala. Sa tingin ko dyan sa kapatid mo, wala nang pag-asa magbago yan. Kaya sana nga, hindi siya makakalabas ng kulungan para wala na siyang tao magperwisyo. Tama po kayo dun, Tay. May mga ganyang klaseng tao, tapos di pinapamaresan. Tay, nung kinamusta ko nga eh, mamasaya pa. Yabangan pa ako. Binantaan pa ako. Sabi ba naman sa akin, manda daw ako pagka oras na nakalaya siya ng kulungan. Tinga sa inyo, Tay, galit na galit eh. Kung may pinaplano na hindi maganda. Kahit anong higil at plano niya para gumanti sa akin, hindi niya magagawa yun. Dahil sisiguruduhin ko, hindi na siya makakalabas sa bulungan. Dahil pasensya na eh, nagkaroon kami ng extension sa deal namin eh. Pupunta kami yung Dabao. May darating kasi na luxury car. Ano? David, parang hindi ko na nagugustuhan yung nangyayari sa'yo. Pinayagan kita magtrabaho sa kondisyon na hindi mo papabayaan pag-aaral mo. Tapos nag-iwan ka pa rin ng responsibilidad. Dahil pasensya na. Huwag na kayong magalit sa akin. Babawi ako sa inyo. Promise. Ginagawa ko naman ito para sa kinabukasan namin ni Kamili. Tay, pasensya na ha. May problema ba? Parang mainit ulo niya eh. Kanina kasi nalaman ko na nakakalabas-labas si Tanggol sa kulungan. Ano, Tay? Paano po nangyayari yun? Hindi ko pa alam. Iimbestigahan ko pa. Kung nakakalabas siya sa correctional para kumuha ng krimen. Si Tanggol ang pinanghihinalaan ko na tumira dun sa grupo ng Red Phoenix. Walang yan, Tanggol talaga na yan eh. Kinakalat pa rin niya yung kademonyo niya kahit nakakulong siya. Walang-wala na talagang pag-asa yung kuya mo. Halang nang bituka. Mabuti nga, Tay. Alamin niyo yung katotohanan. Para mas kayo mga tumutulong sa kanya, managot sa krimen nila. Hindi ko na siya pati. Tay! Nandito si Tanggol! Tay! Tanggol!
hayop ka, demonyo, ha? Nang dahil sa'yo, pwede akong mawala sa serbisyo. Ikaw ang mahala sa amin! Wala kang po sa bahay na to. Mas ka! Mas ka! Nay! Mas ka! Ano, tay? Tuluyan ko na ba itong hayop na to? Nay! Tanggol! Nay! Huwag ka magyayalam! Nay, huwag na! Tanggol! Nay, nakakataas pa na talaga itong hayop na to. Ano nakatakas? Hindi siya nakatakas! Lumaya na si Tanggol! Tanggol! Tanggol, ano ba niyo na yan? Ano ba? Ito pa pinag-ayabaw mo, ha? Kahit anong gawin mo, hindi mo mabago ang katotohanan. Kriminal ka pa din! Wala ka nang babalikan dito. At kapag nawala ako sa serbisyo ng dahil sa'yo, magtago ka na. Dahil ako mismo maghahanap sa'yo para patayin ka. Ikaw, tama na! David, di ba ba yung hayat? Ikaw! Ano na naman yan? Chairman, tulungan niyo kami! Chairman, palayasin niyo dito yan. Dahil sigurado ako, magdadala ng gulo dito sa atin yan. Sige, Tanggol, tayo, tayo! Umalis ka muna dito. Tanggol, sige na! Umalis ka na para hindi na lumaki ang gulo! Sige na, anak! Sige na! Umalis ka muna dito para matigil ang pag-away ng problema ninyo! Sabi po kasi ng boss ko, usodo po kasi yung kinakarap na kotse habang tinetest drive. Protection ko lang po sa sarili ko. Siguraduhin mo lang na alam mo kung kailan mo lang dapat gamitin yan. Dahil kapag ginamit mo sa mali yan, may paglalagyan ka. Itutulad kita kay Tanggol. Intindihan mo? Marines, ipapaalala ko lang sa'yo, hinding-hindi na pwede bumalik dito si Tanggol. Katulad na yan ang nanay mo. Dahil kapag hinayaan mo bumalik dito yan, magiging simula yan sa pagsira ng pamilya natin. Tanda mo yan. Tama yan, Tay. Huwag mo na pabalikin dito yan si Tanggol. Kasi di matapos talaga ang gulo dito sa bahay.